Ito si Gaby Vandenabeele, isang professional Belgian puncher. Nagsimula siyang kumarera noong 1976. 9 years old lang siya noon. Ang father niya, isang middle distance racer. 60 years na siyang kumakarera. Oh, di ba? Malupit. Namana niya yung mga ibo ng tatay niya na naging baseline ng kanyang mga strain. Sikat sa buong mundo ang mga ibo niya, katulad nina Wittenbeck, Blixem, Rudy, New Blixem, Super Romeo, Neptunus at si The Lion King. Yan, mga kilala yan sa buong mundo. Malulupit yung mga ibon yan. Karamihan sa mga Belgian Panzer gustong magkaroon ng mga ganyang klase ng ibon. Kahit ako, pinapangarap ko yung mga ganyang klase ng ibon ng mga malulupit, lalong-lalo na pag galing mismo sa loob ni Gaby Vandenabeele. Napakasimple lang niya mag-training sa mga ibon. During off-season, nagpaparonda lang siya ng isang oras. Pero, pag during karera, 30 minutes lang siya nagpaparonda. O, take note ha, during race season, 30 minutes lang siya nagpaparonda. Dapat kasi, may sapat na pahinga ang mga ibon mo pag karera na. Hindi yung pinapagod mo ng husto, tapos ikakarera mo pa. Una niyang pinaparonda, yung mga young bird. Sumunod, yung mga old bird cock. At ang huling-huli, yung mga old bird hen. Simply the best, ika nga. Ayon kay Gaby, ang kalapating sobra sa patoka, hindi mananalo sa karera. Dapat 17 to 18 grams lang. Meron siyang sariling mixture. Ayan o, yung Bayer's Premium Vandenabeele. Light mixture lang yan. Ayan o, tingnan nyo. Kitang-kita yung mais. Combination yan ay small crib mais, paddy rice, extra white dairy, safflower, kadyang idyo, white wheat, extra red sorghum, peeled oats, barley, rapis, linseed, and buckwheat. Guys, may napansin ba kayo sa light mixture niya? Ako meron. Wala siyang green peas. Kasi ayon kay Gaby Vandenabeele, ang green peas daw ay mataas ang protina. Hindi raw maganda yon sa katawan ng ibon. Ito ang kanyang feeding program. Color coding siya. Pagka middle distance hanggang 600 km. So yung kulay blue nagre-represent premium super breeding. Yung navy blue, premium Vandenabeele. Yung light blue, peeled sunflower seeds. Yung light green is hemp seed. At yung green is peeled oats. So, pag arrival, 100%, ayan, kulay blue. Pag linggo, navy blue. Hanggang Martes, navy blue. Pero pag Miyerkules, navy blue. May combination ng green, 10% kulay green, 10% light blue, at 5% green. Pag long distance naman, iba siyempre yung percentage. Ayan o, tignan nyo na lang. Ayan o, pag arrival, 50-50. Pag Sunday, 100%. Pag Tuesday, may 37.5, may 10, may 5%. At pag Wednesday, ganun din. Noong 1981, nagsimula siyang manalo. Nakuha niya ang first, second, third sa provincial race Orleans sa loob ng 3 linggo. 1988, sunod-sunod ang panalo niya sa provincial race. Halos 100 beses siyang nag-champion. 2009, national champion siya sa Argentone. Ito naman si Rudy at Super Romeo. Ang race record niya ay 18th Argentone, 19th Borgs, 28th Argentone at 76th Tours. Si New Blixem ay anak ni Blixem na may race record na 1st Poitiers, 2nd Chatterox, 4th Rupik, 5th Perigox at 6th Poitiers. Noong 2018, napilitan siyang mag-retired dahil na-diagnose siyang may sakit sa baga. How sad. Oh, diba? Napakasimple lang ng sistema ni Gaby Vandenabeele. Pero successful. Malamang iba magtatanong dyan, eh bakit ako? Simple lang naman ginagawa ko. Pero hindi ako nagcha-champion. Isa lang ang sagot dyan. Hindi ka nakatadhana maging kampyon.